Okay, so once again, good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. How are you? Musta? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so ituloy lang natin yung discussion natin noong nakaraan, di ba? Dito tayo natigil sa data types. Tama? Tama ba? Diba doon tayo natigil? Last time, ang huling topic natin ay yung static, global, and local variable. Ano? So, na-discuss na kasi natin yung echo and print. So, pareho lang naman siyang pang-display ng info sa PHP. Okay, so ang topic natin ngayon is all about PHP data types. Sana matapos natin hanggang operators. Ano? Okay, anyway. So, bago tayo mag-start, mag-ano lang ako ng isang student. Tuloy the prayer. Miss Sardinia. Sino ba nung nakaraan? Hindi naman ikaw, Miss Sardinia, no? Tama ba? Opo, sir. Hindi po. Okay, sige, sige. Okay po. So, let's bow our head and in the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na natanggap namin sa ngayon. Maraming salamat din po sa karakasan na aming pangangatawan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At sana po, patuloy niyo po kami bigyan ng biyaya sa araw-araw. Panalitin mo sana po na aming katawan ay lakas at lagi po kami may makakain sa araw-araw. Huwag niyo po sanang hayaan na mawalan kami ng minamahal sa buhay. At sana po sa klase ngayon ay bigyan niyo po kami ng talino na maintindihan po ang mga tinuturo sa amin. Yun lamang po at maraming salamat sa Panginoon. Ang ngalang Ama, ang ngalang Espiritu Santo. Amen. Okay, so thank you so much, Ms. Sardinia. Okay, so review tayo nung discussion natin last week. Ano? So we discussed all about some of the basics in PHP and also on how to create files, how to put yung ating ano website sa ating local server. We discussed everything. Ano? Regarding sa basics sa PHP. Ano? Starting from the, as I told you, configurations, starting from installation up to the basic coding. review lang tayo bago tayo mag-start. Ano? So siguro tawag ako ng student para at least, 'di ba? Bago tayo mag-proceed, meron tayong knowledge. Nakikita ko na merong improvement or meron kayo na nakukuha sa discussion natin, ano? So, okay, so ang una kong question is, 'di ba, we tried to use the two software or two application ano na pwedeng natin gamitin as local server, which are the WAMP server and then the SAMP, ano. Then ang question ko is, saan natin inalagay yung folder ay yung ating file doon sa installation setup natin? Sa anong folder natin siya inalagay? So, ang masagot niyan ay si Mr. Gico. So, unang sagutin mo is, Mr. Nelmar, for example, WAMP yung ginamit ko, saan ko siya inalagay? Yung pinakang website ko para makapag-code ako ng PHP. Ma-view ko siya gamit yung localhost. Sa htdocs po. WAMP. Like for example, hindi sa WAMP. Ako familiar. Ah, you're not familiar to WAMP server. Mm-hmm. So it means that for example, yung ang prerequisite ng teacher ninyo or ni sir ninyo kapag nag-exam kayo, for example, ang naka-install ay WAMP. So ibig sabihin hindi niyo na rin alam. Anyway, it's okay. So reviewin mo na lamang yung tutorial para at least, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo para alam niyo yung ano kung pa yung paggamit ng iba't ibang uri ng mga ano local server, kasi hindi lang naman SAMP yung pwedeng gamitin, di ba, WAMP. Anyway, so sa SAMP,
htdocs. Ngayon, sa WAMP naman, pag sa WAMP server yung ginamit natin, Ms. Licaros, saan natin nilalagay? Anong folder? Ms. Licaros? Nandito ka ba? Yes, sir. Nandito po. Go ahead. Nakakuha mo naman yung question ko? Sir, hindi po. Nagbutol-butol po. Ulitin ko. Sabi ni Mr. Gico, tama siya. Paggamit natin ay yung SAMP. So, ilalagay natin yung website natin, yung inagawa natin ng website sa htdocs na folder. Saan makikita yon? Sa local DC. May makita ka dong SAMP. And then sa htdocs, para makapag-grade tayo ng mga PHP files. Ano? Yung website natin. Ngayon, pag gumamit naman tayo ng WAMP, saan natin siya inalagay? Anong folder? Sir, sa ano po? Folder po ng www.www po. Okay, so very good. Ano? So yun yung difference. Pag SAMP, htdocs, hanapin nyo yung folder na yun. Pag WAMP, ay www. Doon nyo lang ilagay yung folder. Okay? Another question. So thank you very much, Mr. Nelmar and Ms. Licaros. So another question. Bigay ko muna yung tanong bago ako tumawag. Ano? Para makapag-isip muna kayo. Okay? So, ano yung mga possible? Ano yung mga pwede nating ilaman sa loob ng isang PHP file? Mr. Magsino, ano yung possible or ano yung pwede nating ilaman sa loob ng PHP file? Mr. Hermogenes? Okay, sige, tawag akong iba, ha? Balikan kita, marami pa akong question. Sir, ako na lang ang sagot, eh. Ah, sino yun? Ah, si Mr. Huwag ka na, huwag ka na, eh. Ano ah, pa sige. Na, eh. Huwag ka na, ikaw sir. Ay ano na, eh. Kumbaga sa kon, ano pa na, eh. Nasa entry level ka na, eh. Huwag ka na, marunong ka na, eh. Magbigin natin sige, iba. Sir. Sige po, sir. Ah, si Mr. Magsino. Veterans, ano? Pero yung mga possible, sir. Sir, pasensya na po yung headset ko po kasi tinanggal. Ah, okay, walang problema. Okay na. Ano po? Yung sa katulad rin po dun sa web 1 na HTML. Ayun po, yun po ba sir yun? Oo, tama. Ano pa? HTML? HTML ano pa? Then HTML, JavaScript, CSS, and then the yung HTML itself po. PHP code? Yung PHP. Code. Okay. So, okay na yun. So, yung pa lang naman yung nasabi ko sa inyo. And also, jQuery, ano? jQuery framework. Some of the jQuery, ano? Attachments. Pwede rin. So, yun pa lang. Huwag na lang yung dagdagan muna. So, kasi marami pang pwedeng ilagay yan, ano? Like, for example, we can embed microdatas. Pero, technically, yun lang muna yung pwede natin yun lang muna yung pag-aaralan natin. Okay, so maraming salamat, Mr. Magsino. Another question. So, paano, ano? For example, I want to display text or display output sa aking PHP code, sa aking website. Ano yung inagamit kong statement? Mr. Mariñas. Sir, ano po, sir? Pwede pong echo, sir, yung gamitin. Pag saan po din, sir? Sa PHP, tapos, tama, echo. Tapos, dalawa yan. Echo and? PHP, napag-usapan na. Print, ano? Tapos, yung echo at yung print, okay. Okay, so salamat. Parang ano, sir? Okay. Parang dollar, so, sir? Okay. Hindi, yung... Oh, balikan natin. Nalito ka. Ito yung pwede natin gamitin, di ba?
yung echo and print statements. We use these two statements for us to display output or text do sa ating website, do sa ating web, sa ating web page na inagawa. Ano? Okay? So another follow-up question, hindi pwede ba case sensitive ba ang mga keywords, ang reserved words sa ano sa PHP? Ang masagot niyan ay si Mr. Reblesa. Andiyan ka ba, Mr. Reblesa? Case sensitive ba si PHP sir, sa keywords? Andali po. Pakiulit pa ng tanong. Case sensitive ba si PHP pagdating sa keywords? Sir, sir. Yes. Sir, ma-out muna ako. Mag-apantigen kape pala ngayon. Wala, sige, sige. Galing kasi kami kabila eh. Sige, sir. Okay lang lang. Marami ka naman alam sa sige, PHP. Salamat. Pero, pag nandun na ako sa advance, ha, lagi kang umatend, ha. Marami akong YouTube. Oh, sir. Okay. Sige po, sir. Salamat. Ayan. Ay, Mr. Ano, Reblesa. Mr. Reblesa. Good. Po. case sensitive ba sa PHP pagdating sa keyword? For example, ano ba yung nasabi na nating reserve word, keyword? Yung ano, yung echo and print, case sensitive ba siya doon? I mean, pwede pa nating gamitin, gawin na naka-uppercase yung E. Case sensitive siya? Opo. Oo, hindi. Opo. Case sensitive? Opo. 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 Okay. Okay, sige, sige. Agree ba kayo doon? Case sensitive ba si PHP sa keyword? Hindi po, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Base sa lesson last week, hindi po. Ayan. So, Mr. Reblesa, ano? So, si PHP, siguro yung nalito ka, ano? Okay. Sige, baka nalilito ka kasi. So, pag sinabi kasi nating ano, reserve word, basically, those are statements, ano, those are words na naka-reserve na para kay PHP. So, ibig sabihin, predefined. When we say predefined, hindi ikaw yung nag-define. Hindi siya user-defined. Ano sila yung mga user-defined? Like, for example, variables. Variables are user-defined. Yung mga keywords are predefined, meaning built-in na siya doon. Gagamitin mo na lang. Pinapagamit sa iyo ni PHP for specific purpose. Like, for example, PHP, print, yan, pag-display ng text. So, ngayon, okay, so take note, hindi siya case-sensitive. Pagdating sa, ayan. Balik ko lang dito, ha. Itong mga to, echo, for example, echo, okay, balikan ko lang, ha? Saglit lang to guys, counting review lang yan, para ano, hindi tayo lumiligta na may hindi pa naiintindihan. Print, pwedeng naka-parenthesis, walang problema, okay lang naman yun. Yung parenthesis lang, ibig sabihin kasi ng parenthesis, kung tanda nyo sa precedence, unang i-execute, pero okay lang kung wala. Print, hi. Okay. So, alin ang reserve word dito? Ito, string value to ha. Ito yung string value na a-echo natin, a-display natin. Okay? So, ito yung reserve word natin, echo, print. Question, ikaw ba ang gumawa ng echo at print? Di ba hindi? So, predefined yan. Mga naka-reserve na mga word para naka-reserve na word, nireserve na sa iyo ni PHP, yung mga nag-develop ng PHP para gamitin mo. For example, dito sa pag-print. So, hindi lang yan yung mga reserve word. Ang dami. If, while, for, ano, arrays, array, ano, and so on and so forth. Yung mga access modifiers, public, private, protected, mga reserve word yun. At hindi siya case sensitive dyan. So, ibig sabihin, ano, as long as tama yung, ano mo, yung spelling mo, tama, walang problema kahit naka-lowercase, naka-uppercase yung pagkasulat mo dyan. Hindi yan mag-i-error. Okay? So, yung inasabi mo siguro, Mr. Reblesa, is yung variables. Ito user-defined yung variables eh. Sino ba nag-define ng variable? Si PHP ba? Di ba hindi? Di ba ikaw? So, to declare variable in PHP, di ba dollar sign? Then, valid variable name. Halimbawa, name. Lagyan ko siya. Okay. So, ngayon, pag tinawag ko si name, okay, gamit ako ng echo ha, tawagin ko si name. So, hindi, kung paano mo siya sinulat, ganun mo din dapat siya tawagin.
Kung paano mo siya ini-initialize, dineclare, ganun mo dapat siya atawagin. Hindi pwedeng ganyan. Mag-e-error tayo. Nagets, Mr. Blesa? Opo, opo. Okay. Okay. Ayun. Okay. Another question. Okay. So, ano mo ang pinagkaiba ng static? Ano ang pagkaintindi ninyo doon sa static, public, static, local, sa ano sa variable scope, local and global variables. Ano yung pinagkaiba? Ano yung ano nila? Ano yung pagkakaiba? Can you explain, Miss Lacerna? Sir, pag po static ay pwede po siyang i tawagin po nung ibang sa labas po ng function. Tapos po yung dito yung isa po ay yung public po ay ano ay dun lang po. Walang public. sorry. Static, global, and local. Okay, so para hindi ka malito, dun ka muna sa local and global. Sa global, local and global. Global po ay yun po yung ano, na pwede mo po siyang tawagin kahit po sa labas po ng function. Tapos po yung local ay doon lang po siya pwede tawagin sa loob ng mismo function po. Okay. Sige, yun na. Baka malito ka pa sa static. Okay, yun lang yung difference ng local and global. Naku, simula first year ninyo, naturo na yun. Diba local and global variables? Kadalasan yung mga local variables are initiated or are declared inside sa loob ng function, sa loob ng loop, sa loob ng if-else statement, sa loob ng class. Basically, sa class, hindi mo siya makakategorize as local eh. Pero as you can see, local variables, sa procedural programming, local variables yung mga nasa loob ng mga statements. Loop, switch, if-else, yung mga sa control structure, sa loob ng functions. Example yan ang local variable. Sir, bakit local? Kasi hindi mo siya pwedeng gamitin sa labas ng function na 'yon, sa labas ng statement na 'yon, sa loob ng code block na 'yon. Ano? So ngayon, pag sinabi naman global, ibig sabihin dine-clear mo siya sa labas. Meaning kadalasan nasa taas siya na sa procedural programming. Kasi sa pagdating sa ano, sa object oriented, hindi na masyado mahalaga yung local and global variable. Pero pag sa procedural programming, yung local variable hindi siya accessible sa labas. Pag yung global variable accessible siya sa maski sa loob ng ano na yun, sa loob ng function, sa loob ng mga code blocks natin, sa loob ng mga statement, accessible siya. Bakit? Kasi sa labas mo siya dineclare. Lagi gets nyo, guys? Puwa nyo? Guys? Hello? Apo, sir. Okay, so yung static naman, sabi man din ni Mr. Noblesa, ni Mr. sino nga yun? Noblesa ba yun? Si Mr. Oo nga, sabi ni Mr. Noblesa, di ba? Yung static daw, hindi pwedeng baguhin yung laman. So, tama. So, kasi kadalasan si static variable, ano siya? Hindi siya kagaya yes, ng mga... Sir. Okay. Hindi kagaya ng mga simpleng variable na... Yung mga simpleng variable, pwede mong... Sir. Ano yun? Yung local and global variable, pwede mong baguhin yung ano... Pwede mong baguhin yung laman niya, yung value. Sa static, hindi mo na pwedeng baguhin. Ano, so, pagka-declare mo, parang constant, pero iba pa rin si constant eh. Si constant kasi, gagamit tayo ng define. Si static naman, hindi natin kailangan mag-define dun. Pero si static, parang constant din na hindi mo pwedeng baguhin yung laman. So, kung ano yung nilaman mo sa kanya sa una, yun na rin yun. Ang kagandahan lamang sa, sabi ko nga sa inyo, sa object-oriented programming, ang kagandahan is static. Hindi mo kailangan mag-create ng object, hindi mo kailangan mag-create ng instance para matawag mo yung static variable. Unlike yung mga instance variables na kailangan. Ano? Later on, pag nasa object-oriented tayo, mapapaliwanag ko yan. Kung ano yung pinagkaiba ng static sa non-static variables. Okay, so yun lang yung question ko, yung mga hindi ko natawag. Natigil ako kay Mr. Noblesa. Mr. Noblesa, Jude. Tatawagin ko habang nagkaklase. Ano? Okay, balik na tayo sa klase natin. So, buksan ko lang yung ano ba yung pwede kong gamitin. Wait lang, ha? Ito pa, ayaw. Buksan ko lang yung sum ko. So, tinuruan ko naman na kayo kung paano, no?
Sana marunong na kayo nun. Wait lang, buksan ko lang siya para mapagana ko yung code ko. Wait lang ha, wait lang guys, nagaano yung computer. Mukhang nagdulo ko pa ito yung computer. Ayun, okay na. Oh, sorry. Sorry sa paghintay. Okay. So, balik na tayo sa topic natin. Ang topic natin ngayon is data types. Ano, PHP data types. So, pakinig nyo pa ba ako, guys? Pakinig nyo pa ako? Yes, sir. Okay. So, ang ganda ng ginagamit na mic ni Miss, ano, na sir na. Anyway. So, variables can store data of different types and different data types can do different things. So, PHP supports the following data types. String, are you familiar? So, string, it's either double or single quote. Ano? Integer, a whole number. Float, floating point. Ano? Or kadalasan ang tawag sa kanya is double. Pwedeng, tapos, supported din yung boolean, yung true or false. Array, object. Yung object, yan yung ano? Yung kapag nag-create tayo ng class, di ba pag ginatawag natin yung class, we're creating an object. So, yun yun. Then, null, kapag walang laman. Ano? Basically, kapag walang laman yung isang variable, ang laman niya is null yung ano yan. Kapag connect natin kung anong data type niya, null. Then, yung resource, ginagamit natin yan. For example, we're going to integrate mga resources like for example mga APIs and so on and so forth. Okay, so isa-isahin natin ano. So string, sabi ko nga sa inyo, pwedeng single, pwedeng double, walang pinagkaiba yan. So alam ko, alam na alam niyo na yan ha. So gagaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, pwede tayo maglagay ng HTML tag sa loob ng ating echo or print statement. Babasahin siya ng ating server, babasahin siya ng ating interpreter as HTML tag. I-display siya sa web as HTML tag. Kaya nagkakamero ng break yung sa code natin, sa na-display natin. So, sa integer naman, ano, dito sa integer, yun, whole number. Whole number yung inalagay natin dito. So, let's try, ano. Tapos, gamit tayo ng var dump. For example, PHP data types.
For example, gamit tayo ng ano, lahat ng data type. Ito, alam na natin ang string. It's either single or double quote. Walang pinagkaiba yan. For example, name ay, sino to? Si Tony. Sikat na sikat si Tony. Tony Gonzaga. Ayan. So, for example, paano naman kapag interior, halimbawa age. Halimbawa, ang age na ni Tony ay ano, halimbawa 34. Ayan. Integer yan. For example, ano pa ba? For double, for floating point number, for example, ang kanyang height. Height niya ay, for example, 5.6. Ano? Then, another example. Ano ba to? Status. And, gamit tayo dito ng true or false. Boolean. Ito muna. Ito yung mga basic primitive data types. Kasi yung ibang example natin, ipapakita ko lang sa inyo. Kasi array, may topic tayo for array, for object, ano. So, try lang natin yan. So, dito, meron tayong ginamit na data type. Una, string, ano, string, int, floating point, then boolean. So, para na, gusto, for example, gusto nating malaman yung ano niya, yung kanyang data type, gamit lang tayo ng vardump. Then, for example, name. Then, let's try. Iparan lang natin yung program natin. Ano ang pangalan ng website ko? Iparan ko lang sa aking server, localhost, then pangalan ng website. Error. Tony Gonzaga, line 11. Error daw sa line 11. Ay, sorry. Walang assignment operator. As you can see, di ba nakita nyo? String. Nakita nyo? Yung data type niya ay string. Kuha nyo, guys. Mga kapatid. So, for example, gusto nating makita or malaman, ma-identify kung ano yung ano, yung data type, then yung value niya, gamit tayo ng vardump. Another example, si age. Age, ayan. Age, int, di ba? Int, then 34 yung laman. For example, kuhain natin si height. GHT, height, di ba? Float. Then ito naman si is Christian. Is Christian. Ayan. So, di ba, for example, gusto nyo malaman kung ano ba data type ng isang variable, gamit lang. So. Ayan. So, bull. Ano? For bull yan. So, ang laman niya ay true. Nakakuha nyo, guys? Nakakuha nyo? Mga kapatid? Opo, sir. Yes, sir. Okay. Sino may tanong? So, ganun lang. Ganyan kasimple yung data types dito sa ano sa PHP. Okay. Anyway. So, ayan. Ligtaan natin yan. So, ito yung sample lang array. Ha? Sample lang ng array. Ganito pag-create ng array sa C#. Huwag nyo na munang pansinin. Sir, ano ba yung array? Alam nyo na kung ano yung array. Di ba? Parang list sa Python. Pero yung structure niya, may discussion naman tayo eh. So, dito, ano lang to, itong array na ito is sample siya ng indexed array. Ano? Okay. So, mag-create tayo ng array dito. So, ang syntax niya is lagay mo yung ano, array name mo. For example, ano ba? Presidential aspirant. Huwag yun. Ayaw ko yun. Huwag yung ganun. Pangit yun. Ano ito? For example, Bible verse. Tapos, lagay ka ng array na keyword. And then, yan. Dito mo ilalagay yung array. So, ano yung mga, anong alam yung mga, ano, Bible verse? Ako, meron naman ako, siyempre. John 3:16. Tapos, for example,
Filipos, yung ano, Philippians 4:13. Alam niyo yan? I can do all the things, di ba? Sabi ni ano, si Stephen Curry. Anyway, so try natin ha. Try natin kung ano yung magiging data type niya. Yung ilalabas dito. Yung gamit yung var dump. Diba? Array. As you can see, array. Then dito, ang ganda ng var dump. Pinakita dito kung anong index. For example, if you're going to access the first, yung first, ano niya, first element niya, which is John 3:16. Dito, nilagay doon, ang index nun ay 0. Then, pinakita rin dito kung ano yung data type niya. Tapos kung ilang, yung length. Pinakita rin dito yung length. Yung number of character. Ano, then the next one, ang element nun ay ano, 1, di ba? So, overall, to conclude, ari yun. Gets? Gets, guys? Okay, magaling lang, may discussion tayo para kay ari. Ina-emphasize ko lang dito na, for example, if you're going to, if you want to know the data type ng isang variable, since loosely type siya, hindi mo kailangan i-define yung data type, pwede kang gumamit ng word up. Malinaw? Guys. Opo, sir. Okay. Ayan, so ito yung object, hindi ko na i-code ha. Ito yung sample, as I told you before, if you're familiar dun sa object-oriented programming, then, so paliwanag ko lang dito, ito yung class ko, ang pangalan ng class is core. Kadalasan naman, ganyan yung mga sample, ano. Then, ito yung aking magic method. Kung sa ano, ang tawag dito ay ano, si constructor. Basically, constructor, kapangalan siya nung ano, nung class name. Anyway, hindi man constructor ang tawag dyan sa PHP. I-discuss ko rin yan, okay, mag-alala. And then, dito, pag sinabing this, meaning, dito, ina-access niya yung member field na model, which is wala naman siya dito. Ano, pero, for example, dapat meron yun. Okay? For example, meron siya dito ang model. Meron, anyway, dapat meron siya, for example, dollar model. Ayun, so for example lang yan, ha. Then, para meron siya ng member field dun. Anyway, so ganyan sa object-oriented programming. And then dito, as you can see, dito nag-create ng object. Ano, di ba? Nag-create ng object at si object yung agamitin para makuha yung property, yung ano, member field dun sa class. So as you can see, okay, technically, kung nalilito kayo dyan, ito na lang iintindihin nyo. Nag-create ng instance, nag-create ng object. So that's why ang data type dito is object. Tandaan nyo ha. Pa-familiar, di ba? Nag-o-open na kayo. Alam nyo naman yung object, di ba? Guys, di ba sa C-Sharp ata, sa C-Sharp Java, sa C-Sharp, for example, var a is equals to new, then constructor name. Di ba sa C-Sharp, var ang ginagamit overload, na? Overload, sir. Overload. Iba yon, iba yung overloading. Yung overloading is, ano na yun eh, kumbaga sa kwan, is parte na ng static polymorphism yun eh. So ano lang, yung pag-create ng object, pag-create ng instance ng class, nag-object-oriented ba kayo, guys? Or yung pag-declare po, sir, ng panibagong constructor, yan po ba yan? Pag-declare ng panibagong constructor? Hindi. Kasi pag nag-declare ka ng panibagong constructor, overloading yun. Constructor overloading yun. Static mo, polymorphism yun. Di ba, kung nag-create ka ng class, ito nga. Tapos gusto mong gamitin yung class. Gusto mong gamitin yung mga lahat ng na member ng class mo. Di ka create ka ng object para magamit mo siya. Kasi yung object, yung gagamitin mo para ma-access mo yung laman ng class na yun. Di ba? Okay. Naalala nyo? Para pong inheritance? Yun, sir. Inheritance. Hindi man inheritance. Iba pa sa inheritance. Sa Java, gamit ka ng extends doon. Dito rin sa PHP. Sa C-Sharp, gamit ka ng colon. Iba sa inheritance. Sa inheritance kasi, you are inheriting parent class from the child class. Di ba? Iba yun. Dito yung nag-create ka lang. Huwag yung pahirapan yung sarili nyo. Nag-create lang ng object. Di ba? Para magamit mo yung class, nag-create ka ng object. Di ba? Guys? Nag-instantiate, sir? Yes. Very good. Nag-instantiate ng class.
We're instantiating a class for us to use all of the members, all of the accessible members ng class. O, sir, ba't accessible members? Siyempre, meron naka-private doon. Hindi mo, hindi man accessible yun outside ng class na yun. So, very good. Ano? Yun yun na point ko. Instantiation. Yun pala yung... Anyway, maraming terminologies na pwedeng gamitin eh. O, gets nyo na. Nakuha nyo na. Guys. Yes po, sir. Opo. Ayun yung inatawag. Ito yung object. Ano? Okay, so dito naman, yung... O, di sabi dito, pH final value. Null is a special data type which can have only one value, which is null. A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. So, sabi sa W3 school, may tip doon, if a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. So, variables can also be emptied by setting the value of to null. For example, may laman na yung variable mo, gusto mong iset siya as null. Ilagay mo lang yan, yung keyword na null. Ano? Pero, take note, okay? I will give an example. For example, naglagay ako dito ng model. Excuse. Then, gamitin ko si Vardam. Diyan, kuhain ko si model. Huwag mo akong ipahiya PHP, ah. It is very hard to familiarize specific programming language nowadays. Makita nyo error. Ayun, Makita nyo? Hindi pwede. wait lang. Let's go back to the example. Ah, okay. Oo nga pala. Ganito nga pala sa PHP. Unlike sa Java. Sa Java kasi ang default value is 0 eh. So dito, kailangan mo talaga siyang assignan ng null. Ayun. Para ano talaga, maset siya as null. So dito, sa PHP kasi, di ba? Error, nag-i-error pala pag ganun. Kita nyo, may bago rin akong learning. Yeah, like for example, kapag gagawa tayo ng ganyan, ay, hindi naman siya nag-i-error. Ay, error yan. Wait lang, guys. Explore, yun, nag-lag. Explore lang tayo ng konti. Yan, ito na nga. Makahirap naman ang computer na ganito. Ay, naka-off mic pala ako. Wait lang. May itatry lang ako. Ayun. So, we cannot call. Error pala yun. We cannot call variable na hindi natin in-instantiate. Ah, hindi natin initialize. So, new learning. So, for you to declare an empty variable, yung walang laman na variable, then lagyan natin siya ng null para hindi siya mag-error. Ayun. Okay, so nuggets niya yung purpose ni null. Guys. Gets niyo, guys? So, ibig sabihin pala, pag nagawa tayo ng for loop, hindi tayo pwede maglagay dito sa labas ng for loop ng ano. Tapos yung, for example, magagawa ka ng magagamit ka ng variable, tapos ilalagay mo sa loob ng for loop, pero naka-global, ano siya, initiated siya, declared siya globally. So, dapat may laman pala siya na it's either null or empty. Okay? So, yon. Paggamit ng null. May tanong kayo? Sige lang. Tanong lang kayo. Baka may tanong kayo, guys. Do you have any question? Clarification? Guys? Wala naman kasi madali pa, no? Basic pa lang naman, no? Sino may tanong? Sige lang. Baka may tanong kayo. Yung sample ng resource ko ng group. Generally po siya, ano, sa PHP, gumagana rin po yung null kapag ano, yung double quote po, pero wala rin pong laman yung double quote. Oo, no. Iba yan, hindi na null yan, may laman yan. Empty string. Yan, empty string. Okay. Iba yung null, kasi dito,
makukuha mo na yung data type nito. Ito, data type nito, string eh. Yung null, walang data type. Ang data type talaga, no, null eh. So, dito, string siya. Para dito, ang ginawa mo dito, parang ang ginawa mo dito, nag-create ka ng variable na string na walang laman. Pero at least dito, with the use of this, of initializing empty string to variable model, at least yung interpreter natin dito, since interpreted si PHP, maano niya, categorize niya si model as string. Oh, okay, pakakita ko sa iyo ha. Baka sabihin, ginujoke kita, okay. Pakita natin. Bar dump. Huwag mo akong pahiya PHP ha. Bar dump. Then, model. Try natin. O, oh, di ba? String na siya. Gets mo, Mr. Andrade? Ah, yes po, sir. Okay. Pero kasi sa C-sharp, sa Java, pag naglagay ka doon, nag-declare ka ng variable doon, int A, ang default value nun ay 0. Di ba? Iba dito. Okay, so, do you have any question, clarification? Wala na. So, let's proceed. Okay, tuloy na tayo, ano? Ayan, so pagdaanan muna natin tong ano, strings, then constant, ano bang kasunod dito? Then, bago sa operators, okay, konti lang naman. So, pakita, bigyan ko lang kayo ng konti, sobrang konting, ano, string functions. Yung string functions, commonly ginagamit siya to manipulate strings. Ano? So, for example, if you're going to get the length of string, we can use strlen. Like, for example, strlen, hello world, ang output niya ay 12. So, saan, sir, natin pwedeng gamitin yan? Pwede natin itong gamitin sa, ano, sa mga, for example, sa, ano, sa, pahiin ko na to, ah, guys. Okay, so, topic natin, string functions. So, sa string functions natin, ganito lang siya, maglagay lang tayo ng ano. So, more on ano lang tayo, mga static, mga ano lang tayo ha, yung mga diff, ano, parang assign, ano lang, mag-assign lang muna tayo ng mga default, na mga value sa variable natin, saka na tayo yung hingi ng input sa user. Diba? Kasi guys, kapag maghingi tayo ng input sa user, so pag-aralan na natin yung mga ano, yung post, ano, yung form handling. So, later on, mga panghuling topic pa siya. So, dito, gawin lang natin muna is, mag-assign lang muna tayo ng value sa variable natin para mas madali nating ma-declare, para mas madali kong ma-discuss yung basics. Like for example, meron akong password dito. Password. Like for example, ang password na nilaman sa dito, for example, ito, kadalasan kong pinapassword, Kaylin. Ayan. Kaylin underscore 12345. Password ng wifi namin. Hindi, joke lang. So, for example, kung gusto nyo mong mabilang kung ilan yung character na ginamit doon, so, pwede kang gumamit ng strlen. Strlen. Ayan. So, then, lagay mo lang dito yung ano, variable mo. So, para pagkatawagin yung variable, ha, take note, dollar sign, and then variable name. So, gamit yung code na yan, mabilang natin kung ilang character meron doon. As you can see, 13. Diba? Ayan, pwede, diba? For example, pwede natin magamit yan. Create tayo ng program na, for example, ilimit natin kung ilan lang yung character na ano, na pwede, diba? Na ano nyo. So, for example, sa mga login form natin, paano nga? Wait lang. STR. Ano. Ayan, for example, strlen, for example, password. Sir, kailangan ba namin sauluhin lahat? Alam nyo guys, real talk, in reality, hindi naman ninyo kailangan sauluhin lahat ng mga inaturo ko eh. Kailangan mo lang malaman kasi yung ano eh, yung purpose, yung syntax, ano yung use niya. Yun, para at least may apply mo kasi sa totoong buhay naman, di ba? Kasi kapag nagtatrabaho naman na kayo, like for example ako, nag-freelance ako, hindi ko naman lahat sa ulo eh, di ba? Hindi ko naman lahat sa ulo sa yung way ko ng pag-code, yung pag-program ko. Siguro, ang inasa ulo ko na lang, siguro ang mga namamasa sa paulit-ulit kong ginagawa, yun, nasa ulo ko siya.
Pero halimbawa, first time lang yun sa programming language, kailangan ko ba sir sa ulo? Hindi. Kasi parang kusang mas sa ulo mo yun kapag ulit-ulit mong ginagawa. And then sabi ko sa inyo, may mga algorithm doon. May mga modules doon na mahirap sa uluhin. That's why mayroong documentation yun na basahin mo lang kapag gagamitin mo. Like for example, greater than or equal, ilimit mo yung number of characters dun sa password na int. O, halimbawa, ganyan. Okay. Sample code, halimbawa, echo. Okay, pwede tayo maglagay dito ng ito. Pwede tayo maglagay ng ganito dito. Ayan. Ano lang to? Simpleng JavaScript. Sir, pwede maglagay ng JavaScript pala sa loob ng ano? Ng echo statement. Oo, pwede. O, gawin natin ha. Alert. Alert. Ay, sorry. Alert. Ay, alert ko lang for example ay minimum of 8 characters. Try natin. Ayan, minimum of 8 characters. Diba? Naglabas ako ng echo. So, then lagyan lang natin ng else. For example, echo. Hindi, copy-paste lang ito natin ito para mabilis. Echo. Ay. Password accepted. For example, ha, baguhin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ba ito? Minimum. Ay, sorry. Mali yung ano. Less than or equal to 8. Minimum of 8 characters. Ay, di ano. Yan. Walang equal. So, babawasan natin. Ito, password accepted pala. Itong password accepted. Yan. As you can see, password accepted. Yan, for example, ano naman. Bawasan natin yung password natin. Nalagay dyan. Minimum of 8 characters. O, diba? Nakakuha nyo, guys. Nag-gets nyo yung pwedeng paggamitan ng strlen. Sir, nag-if-else ka na. Yung kain-kain nyo na yan. Dahil yun ang pinagdaan ng programming language. Pero pagdadaanan pa rin natin yan, i-discuss ko yung syntax. Pero kapareho lang ni C Sharp, sabi ko sa inyo. Sir, ba't walang curly braces? Pwede rin naman. Nasanay lang ako sa Python. Sabi ko nga, it's all up to you. Okay, may tanong kayo sa strlen? Lagi may chat si Mr. Monleon. Sabi ni Mr. Sir, putol-putol po kayo. I mean, voice niyo po. Putol-putol ba ako, guys? Putol-putol ba? Sa kanila daw, sir. I mean, yung ibang estudyante. Malakas naman yung internet na rin po nila yun. Baka possible, kasi malakas naman yung ano. Same hindi pa naman sa akin, sir. Hindi naman putol-putol dito. Sa okay. End na siguro nila yun. Siguro nga. Ito naman, so pwede tayong gumamit naman ng method na ito, predefined, ha? Predefined method, predefined function ito para kay string. Pag predefined, hindi tayo yung gumawa nito, ha? Kasi may mga functions na tayo yung gagawa. So ito, hindi man siya user defined, predefined siya. So ginagamit siya para kay string, para ma-manipulate natin string. So pwede namang str word count, pwede na natin gamitin to. Copy paste ko lang para mabilis, ha? Pahiin ko na to. Ay, sorry. Wait lang. Nag-ano yung computer. Umiinit na kasi. Hirap talaga pag ano. Wait lang guys, ha? Wait lang. I-ano ko lang. Ayusin. Hintayin ko lang mag-ano yung computer. Kung nag-log na siya ng tuluyan. Wait lang ha. Ayan, so nasa na ako?
str word count. Hindi ko na-discuss ha. Basta tandaan niya yung syntax, str word count. So, binibilang niya kung ilang word meron doon sa iyong, ano, sa iyong string. Ano? So, for example, if you're going to reverse yung string mo, str rev, yung hello world naging ganun. Huwag na natin i-try kasi obvious naman. hindi naman tayo, ano. So, for example, if search for a specific text within a string, we can use the strflush function for us to search a specific text within a string. So, sabi dito, if a match found, the function returns the character position of the first match. If no match is found, it will return false. So, example, strpost, dito, nilagay natin yung string natin. Then, dito ilalagay natin sa pangalawang, these are arguments. As you can see, sir, ano ba yung, di ba predefined function to? So, ang inalagay natin sa kanya ay arguments. So, kung titingnan natin yung, kung may documentation tayo ng strpost, possibly makikita natin doon kung ano ba yung inapagpasahan nito. Wait lang, search natin sa internet. Alam nyo ba yung mga documentation? Familiar kayo doon? Guys, familiar kayo sa may nagturo na ba sa inyo na yes, sa mga documentation? Di ba? Para, sir, para saan yung mga documentation, sir, na yan? Para makita mo kung siyempre gamit ka ng gamit ng mga predefined function. Kasi yung mga predefined function, ginawa rin yan. Function din yan. Kaso, ginawa lang nga ni PHP. Lang ha. PHP str post ayan, may manual dito saan. Tingnan na natin yung pinanggalingan niyang code ha. Ayan, ito, as you can see, nandito, pinakita niya. Sa PHP, ano, PHP code natin. Ito yung description niya. So, basically, it accepts hanggang, ano, hanggang 3 parameters, hanggang 3 arguments. Ano, so, find the numeric position of the first occurrence of needle. So, dito, nakalagay dito yung mga parameters niya. Yung high stack, the string to search. Yung needle, sabi dito, prior to PHP 8.0, if needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character. This behavior is deprecated as of, deprecated, ibig sabihin, hindi na inatanggap as of PHP 7.3.0. Okay? So, then yung offset, yung pangatlong parameter niya, specified search will start this number of character counted from the beginning of the string. If the offset is negative, the search will start this number of the characters counted from the end of the string. So, ang na-return niya ay yung position. Beginning of the high stack. Ito. Yun. So, for example, gusto nyong, ano, makita yung documentation niya kung ano ba yung mga kung paano ba yung paggawa sa kanya. Ayan, meron dito sa php.net. So may mga sample code dito. Ito yung string, ito yung sample string abc, ito yung hahanapin natin sa kanya. Then ang i-return niya diyan is yung position. Nag-gets nyo? Ganun lang guys, ganun lang kayo maghahanap ng ano. Okay, try natin, sige try natin ah. Yung str post. Ang output nito ay 6. Try natin. So 6. Sir, bakit 6? Bilangin natin yung world na salita. Saan siya yung first occurrence na dito sa ating ano? Oh, so yung first character, ang start niya ng bilang natin dito ay 0 ha. Index nito ay 0 kadalasan. 0, 1, 2, 3, 4. Yung may space ng bilang yan. 5, 6. Kaya output niya ay 6. Ano? Gets nyo? O, for example, try natin ano. Lagay lang natin dito yung ano, world. Ayan. So, try natin ha. Anong output, guys? Anong output? Sige nga, anong output? Ito. Anyone? Output? 7, sir? Tama ba?
Obvious naman. Oo, tama. Gino-joke ko lang kayo, sumagot naman kayo. Oh, ito, anong output nito? Ito, ito, anong output nito? LD. Anong output nito, guys? Oh, sige, hindi na joke to. Ilalagyan ko na kayo ng konting ano, konting tricks. 8 po, sir. 8. Sir, 9 nata yan. 9. Try natin. 9. 9, di ba? Kita nyo? O, ito. Try natin. Yung pagpalo pong kung kailaan. Ayan. Dito na magkakatalo. Ano yan? Anong ano? Anong output? Huwag nyo i-try code. Dinadaya nyo na yung sarili nyo. Sir, 1 or 2? Ano? 2 ata 1. Ha? 2 ata, sir. 2. 2 final answer. Kinode mo eh. 2. Hindi ko, sir, bakit 2? Okay. Bakit 2? Di ba doon sa ano? Doon sa ano natin, sa description niya. Yung sabi dito, wait lang. Sabi dito, the first position of the first match. Ano sabi dito? If a match is found, the function returns the character position of the first match. Take note. Ano? Okay, so for example, kung gusto mo mag-replace ng text, pwede tayong gumamit ng strplace. So for example, function replaces some characters with some other character in a string. For example, Bill replaces the text world with Dali. Ayan, may example dito. Ayan, so dito, so basically, tatlong parameter ito, ano? Yung str replace. I'm not sure, ha? Sige, tingnan natin sa documentation para ma-ano natin kung ano talaga yung ilang parameter talaga yung meron siya. Sa sample kasi, tatlong parameter lang ginamit. Str replace in tingnan natin ha, yung str replace. Ah, yun, ayun. So, ito. So, kadalasan nga, tatlo. Search, yung ina-search natin, yung a-replace natin, at yung subject to replace. So, kadalasan talaga, yung panghuli kasi, wala na masyado eh. Tingnan natin kung anong purpose nung panghuling parameter, yung dollar count. Is if passed, this will be set to the number of replacements performed. Ah, kung ilang beses ka magre-replace. Okay, anyway. So, yung tatlong parameter lang yung gamitin natin. Try natin to. I-carpace lang natin. Ayan. So, paliwanag ko, ah. Dito, ito yung subject natin dito. Ito yung papalitan natin. Tapos, dito sa unang parameter, ito yung aalisin natin sa hello world. At yung papalit natin, ayun, nasa pangalawang parameter. Gets nyo? Gets nyo, guys? O, try natin, ha. Try natin. Ay. Tama. Dito. Ay. Diba, hello, Dali. Okay, try natin, paglaroan natin to. Paano kung dalawang world? Oh, sige, ano mangyayari? Ano mangyayari, guys? Sige nga. Ano mangyayari? Ano maging output? Guys, anyone? Anyone? Sino pa kayo natawag dito? Mislinga, anong output? Hello, Dali World po. Ah, try natin. Kung tama yung sagot mo. Ang init ng computer. Hello, Dali. So basically, mapapalitan lahat ng kapareho. Ano? Mapapalitan lahat ng kapareho. So lagyan natin ang huling parameter. Try ko lang ha. Anoin ko lang to. Ah, okay. So, dapat pala null talaga siya. 1, 2, 3. Wait lang guys ah. Ah, kadalasan talaga ay ano.
ang ginagamit lang talaga yung tatlong parameter. So mali ako ng pagkaano doon sa isa. Ayun. So wala lang. May tira na ilang ako dito. Nakuha nyo guys. So ibig sabihin, lahat ng may world doon na salita, papalitan niya dito sa str place. Yeah, useful to. Useful to ha. For example, sa mga encryptions, useful to. Or for example, sa mga text, may sa mga Google search or any other na pwede yung may mga text manipulation sa ginagawa natin na program, useful yan sa STR place. Ayan. So, next, punta tayo sa PHP constants. Ayan. So, pag sinabing constant, ano, is an identifier name for a simple value. The value cannot be changed during the script. Ano? Unlike variables, constants are automatically global across the entire script. So, meaning, so, yung constant daw ay global. Global variable. So, pwede natin gamitin yan sa buong, sa loob ng ating code, sa loob ng ating file, PHP file. So, paano ba yung syntax pag-create ng constant? So, yung keyword na define, then yung ating name, specifier natin ng constant natin. So, dito may naming convention na yung sinusunod eh. Diba, ganun naman sa, ano, sa mga constant, guys. Mapa-Python man yan, mapa-Java, mapa-C#, mapa-C++, mapa-C language. Yung constant, laging naka-uppercase yan. Diba? And then, snake case. Alam niyo yung snake case? Yung nagamit ng underscore kapag mga combine kayo ng more than two words. Ano, then value, then case insensitivity. So like for example, dito, ano? Example, ayan. Ito yung example natin, define, then constant name. Then as you can see, ang tinawag natin ay yung constant name. Okay? Another example. So, baset natin sa last, ano, sa last parameter yung case sensitivity. We can specify whether the constant name should be case sensitive. Default is false. So, meaning, kapag wala ka nilagay, ang default nun ay false. Ibig sabihin, hindi siya case sensitive. O, try natin na para mapaliwanag ko ng maayos. Dito sa constant natin, try natin i-ano yung program natin ah. So, malabas to na si welcome to W3 school. So, tignan natin kung case sensitive siya. Greeting. Okay, sensitive. Kasi naka-default siya as... Oh, wait lang. Greeting. Ayun, so yun yung pangatlong parameter. Ito yung nag-indicate na yung case sensitivity niya. Pag naka-true, ibig sabihin hindi siya case sensitive. Meaning we can call basta tama yung spelling ng greeting. Kapag naka-false naman siya, case sensitive siya. Kaya nga kapag wala siyang laman, as you can see, wait lang. False. Ayan, di ba? Case sensitive siya. Kaya nga pag wala siyang laman, case sensitive siya kasi ang default niya is false. Di ba? Gets nyo? Sa constant? So, kung ayaw nyo yung case sensitive siya, lagay nyo true. Ayun. Nag-gets nyo si constant? Guys? Okay. So, ayan, may tanong kay constant. Global variable yan. Constant, ha? Accessible siya anywhere sa loob ng class. Sa loob ng, basta magkasama sila sa isang file, tandaan nyo. Magkasama sila sa isang file or in-include mo sa isang file. Kasi pwede ka mag-include ng file eh. Like for example, meron kang isa pang PHP file. Pwede natin i-include dito yun, gamit yung include. Like for example, PHP, then may isa ka pang file, include. Include, halimbawa yung file ay home.php. Ayan, include. Home.php. Halimbawa ganyan. Ayan, halimbawa ganyan yung ano natin, ganyan yung code natin. In-include natin yung home.php. So meaning, for example, merong constant doon.
Hindi, accessible siya dito. Dito sa index. Bakit? Kasi in-include mo siya dun. Ano? So, ganun yung accessibility niya. Si Constant. Okay? Gets nyo? Do you have any question? Guys? Guys, may tanong kayo? Sige lang, baka may tanong kayo sa Constant. Huwag kayong mahiya. Ano, naantok na kayo? Antok na, no? O baka may tanong kayo, sige lang, magtanong kayo. Huwag kayo mag-ala. Gusto ko kasi matapos yung basic. Gusto ko matapos yung basic para... Gusto ko nga mga dalawang linggo matapos ko hanggang sa ARI. Para makapag-object-oriented tayo. Form handling muna, tapos object-oriented. Para mabilis, para matuto kayo mag-develop talaga ng website. Di ba, nung mga nakaraan naman, nung sa web 1 natin, may mga gawa-gawa naman kayo sa resilient design. May mga, siguro yung iba, may mga ginamit na template, pero okay lang. Ia-apply, lalagyan natin ang PHP, ang tuturuan ko kayo. Ano? Gusto ko matuto talaga kayo gumawa ng website para just in case na, di ba, software development yung pinili ninyo, magawa kayo ng system, at least marunong kayo. Okay? So, kaya, binamadali ko siya. Pero, ano, okay ba? Okay pa ba kayo? Sabihin nyo lang kapag hindi nyo na kaya, ha? Okay pa kayo? Kung di pa lang naman yung diniscuss ko, puro basic pa nga lang yun, eh. Hindi na po kami okay. Ano yung umiimik? Ano ibig sabihin nun? Tapusin natin hanggang operators. Ano, dalian na lang natin. Since marami na kayong experience dito. So, sa PHP, meron tayong iba't ibang uri ng operators dito. PHP divides the operators in the following groups: arithmetic, assignment, comparison, increment, decrement, logical, string operators, and array operators. So, bigyan ko na lang tayo ng copy nito, ha? Or visit kayo sa W3 School. Doon yung source nito. Ito yung mga sample ng arithmetic operators. Ayan. Ayan, so, pakita ko lang sa inyo. Madali naman yun, eh. Addition, subtraction, multiplication, division, modulus, then exponentiation. Familiar kayo sa exponentiation? Familiar kayo yung ano, raise to 1, raise to 2. Familiar kayo dito? Pag kayo napalit talaga yun. Guys. Hindi na umiimik, ha? Hindi na umiimik sila. Ayan. Familiar kayo dito? O, halimbawa. Sige, try natin. Sa Python, sir. Nakita ko na yan, sir. Gawin natin. Halimbawa, meron ako dito ano. Number. Number ko ay ano. Number ko ay 10. Para madali. Tapos, ito yung raise. 2, for example. Gamit natin dito ay 2. Ayan, for example, lagay natin dito. Result. Dollar number. Then, dalawang exponent. Raise 2. Ayan. So, anong output? Error, sir. 100, sir. Obvious naman. Okay. Ano? Dinalihan ko na talaga para error. Oh, wait lang, ha? Wala, sir, equal. Ay, oo nga, no. Talaga lang naman, no. Nakakalimutan yung assignment operator. Error pa rin. Wala. Sa taas. Oo nga, no. Oo, oh, wala. Wala. Bakit walang result? Kasi ano? Kasi, sir, excited ka. Dollar result. Ayan. Ayan, as you can see, 100. Ano? So, ganun lang. Yung raise to, kasi yung number, 10. Raise to, ang laman ng variable na raise to ay 2. So, 10 raise to 2. yun lang. Hindi kasi gumagana yan sa ibang ano. Iba kasi yung pag gagamit ka kasi ng math library. Pag sa Java, if I'm not, kung tama ako, kung hindi ako nakakamali, di ba? Gamit ka ng math library. No. Tapos dito, meron tayong inatawag na ay, mga compound assignment operators. Alam niyo na rin to. Plus equal, di ba? Na-discuss ko na to, di ba? Sa JavaScript.
Tama ba? Guys? Alam nyo na ba to or kailangan ko pang i-discuss? Okay na, sir. Okay na to, no? Oh, para mabilis tayo. Tapos, comparison. Dito, dagdagan ko lang, ha? Ang mga alam nyo ninyong comparison operator ay equal, not equal. Ano? So, pero dito, meron dito nito. Identical, equal. So, dito, kasi sa ano, okay, paliwanag ko, ha? Paliwanag ko ng malilim-lalim. Paano ba? Wait lang, ha? So, for example, meron ako ditong number. Number 1. Ang laman nito ay 10. Tapos, meron ako ditong number 2. Ang laman nito ay 10.0. Equal ba sila o hindi? Equal sila hindi? Hindi, sir. Equal po. Yes, sir. Weh. Tingnan natin, ha. Is equal. For example, dollar number 1 is equal to dollar number 2. True or false? True. True. Sino yun? True, sir. True. True. So, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. Walang output. Sir, excited ka ba kahit kailan? Hindi ka naglagay ng echo? Oo nga, excited ako masyado. Nagtutrue agad kayo kahit ano nga, wala pang output ha. O, try natin. One. Sir, bakit one? Okay. So, one represent true. And, wait lang ha. Alam ko pag wala eh. Represent false. Yon. Kapag zero or walang laman, represent false. O, para hindi tayo mahirapan, gamit tayo ng bar dump. Diba? Naalala nyo ba si bar dump? Gamit tayo ng bar dump para ma-identify natin yung laman niya. Hindi ba 1 and 0? 1 and 0 kasi yung ano sa boolean dito eh. Pag 1, true. Pag 0, false. O, di ba? True. Guys, true. Tama. So, bakit? Di ba? So, yun yung pinagkaiba ng ano. Ito yung pinagkaiba ng identical equal sa equal. So, pag equal, ibig sabihin, it returns, ay wala siyang pakailam sa ano, sa, ay, ano, sa identity na inatawag or doon sa ano niya sa data type wala siyang pakialam doon ano kung array man yan basta equal siya ng value equal yung ilalabas niya pero dito sa identical equal returns true if x is equal to y and they are the same type ano so kaya as you can see dito ay true kasi hindi naman titingnan dito kung anong data type nila hindi naman si-check kung pareho ba silang data type i-check dito yung laman niya yung value. So, pareho silang 10. So, meaning, dito, true siya. Pero, pag gumamit tayo ng identical equal, ano, so, magpo-false siya. Sir, bakit? Kasi dito, sa tatlong equal na to, i-check yung value at yung data type, yung type. So, ito ay boolean, ito ay whole number, integer. So, basically, false. Hindi siya equal. Equal siya ng value, pero hindi siya equal ng type. Gets? Gets? Gets ba? Familiar kayo sa Java yung paggamit ng ano? Equal of tama ba? Equal dot equal. Dot equal. Familiar kayo doon sa paggamit sa Java ng dot equal? Hindi. Hindi no? Ay, hindi ata kayo familiar doon eh. Anyway, hindi ba nag-Java kayo? Di ba meron doon pwede kayong gumamit ng ganyan at pwede kayo ng predefined method na dot equal? Familiar kayo dyan? Oh, sir. Oh, yun. Parang oh, ganyan sir. Yan. Parang ganyan si ano. Parang ganyan yan si dot equal. Yung identical equal. Dito, walang pakailam sa ano sa data type. Basta equal siya ng value. Dito, papakailman niya. Dito, may pakailam siya sa data type. Baliktad ata. Parang ganon. Ano? Parang ganon. Parang ganon. Ganyan kay Java. So, sa PHP, dito talaga may kinatlong equal. Gets nyo? Guys, sino may tanong? Question. May tanong. Ganun din ito ha. Ganun din ito. So, yung not equal at yung not identical equal. Pareho rin yun. Paliwanag ko ba o kahit hindi na?
Guys, dito sa not identical equal at sa not equal. Guys, hello. Sir, dyan po sa ano, sa identical equal, titingnan po niya yung value, pero parang ang ipaprioritize niya na alamin is kung ano po yung data type noong... Hindi. Dito sa statement dito, returns true if x is equal to y and, di ba? Pag and, ibig sabihin, parehong priority, dapat parehong tama. And eh, hindi naman or. Wala siyang ipaprioritize dyan. Basta dapat, pareho siya ng value at pareho siya ng data type. Ito. Basta pareho ng value at parehong data type. Sige po. Kapag naman ganito, yung equal lamang, basta pareho lang siya ng value. Wala siyang pakialam sa data type. Sa type. Ano? Gets nyo? Opo, sir. Okay pa. Okay. Okay. So, ganun lang sa not equal. O, try na natin. Ito, not equal. True or false? Equal ba siya o hindi? Not equal ba siya? True or false? Guys. Trolls. Trolls. Sira ulo. Anong trolls? Ano yan? Ito. Not equal. Si 10 ba is not equal to 10.0? False. Kasi equal siya, no? So, false. Ay, gamit ako ng ano, not identical equal. True or false? True pa din, sir. Hindi ibig sabihin true para ere. False pa din pala? False pa din. False? True. Not identical equal. So, di ba? Lito na? No. Okay, pakita ko ha. Those are not identical equal. Returns true if x is not equal to y. Dito naman, or. Basta isa may mag-true doon. Gets nyo? Ulit ano? Magic. Or yan na, yung word dito, or. They are not of the same type. Meaning, hindi ma... Oh, ito ah, dito sa not identical equal, ibig sabihin, ano yung check sa kanya? Number one, ang una ang check sa kanya, yung value. Number two, yung type. Ha? At tatandaan ninyo, ang nasa gitna niyan ay hindi and, kundi or. Gets nyo? Ibig sabihin, iti-check nga, equal ba siya ng value? Equal ba siya ng value? Not equal ba siya ng value? Uy, not equal ba siya ng value? True or false? Guys. True or false? Wait, not equal siya. Not equal siya ng value. Equal talaga yan. True. Di ba? Okay, dito. Not equal ba sila ng type? Not false equal ba sila ng type? Po. Hindi, sir. Ano po? False po sa type. Kasi equal sila ng type. Hindi, not equal ba sila ng type? Not equal ba sila ng type, guys? Sila ay equal ng type. So integer po. So double at integer. So ibig sabihin, not equal. So true. Diba? Tama ba ako, guys? Tama ba ako? Okay. Tama ba ako? Wait lang. Sir, not equal. Di ba true? Not equal ba siya ng value? True ba? The value po sir at false. Ah, galit ka. Kasi po yung ayan. O dito, not equal ba siya ng value? Pwede po. Wait lang ha. Ito. Ang sagot nga nito ay false yon, tama. So meaning, false to, kasi equal siya ng value. Di ba? So inatanong dito kung not equal siya, so hindi siya not equal, kaya false. Dito sa pangalawa,
equal, not equal ba sila ng type? True. Kasi hindi naman sila pareho ng data type. So dahil ortho, once na may nag-true dito, true na yun. Gets nyo? Kaya true yung lumabas? Yes po, sir. Gets nyo o ano, ipapaliwanag ko pa ng mas malalim? O yun na yung pinakang malalim na paliwanag? Gets nyo ba? O gawin natin ganito. Okay, sir. Okay na ba? Pwede rin kasing ganito. Pwede rin string natin. Equal ang value yan, di ba? Pag trinay natin ganito, true pa rin, ay, false. Not equal yan. Ano? Not equal pa rin yan. Ah, hindi, ito. Equal pa rin yan, no? Kasi pareho yan silang 10. O, di ba? True pa rin yan kasi pareho silang 10. Magkaiba lang silang data type. Kaya pag in-equal mo yan, false. Di ba? Nag-gets nyo? Nag-gets nyo, guys? Guys, nag-gets nyo? Magpa-exam pala ako ng maraming ganito. Not equal. True. Sino may tanong? Sige lang. Okay, mahiya. Huwag mahiya magtanong kung nalilito dito sa ano. Sa identical equal at sa not identical equal at sa not equal. Sino may tanong doon? Tandaan nyo na or yun sa not identical. Sa identical equal, and. So, para makuha mo yung tamang sagot, pwede kang magawa ng ganito sa ginawa ko. Para at least, di ba, ma-define, ma-ano mo, ma-evaluate mo, ano, ma-breakdown mo yung laro ni LeBron James. Ay, hindi, joke lang. Ma-breakdown mo yung, ano, yung pagkakamali ng Lakers kung ba't sila natalo. Ay, hindi, joke lang. Ma-breakdown mo yung, ano, yung tamang sagot dito sa, sa tinihingi kong, ano, sa Boolean expression. Uy, magtanong kayo, sige lang, huwag kayo mahiya. Alam nyo, guys, pag hindi kayo nagtatanong, ibig sabihin, hindi kayo interesado. Sir, totoo naman eh. Pagod na kami. Tama na. One hour and 30 minutes. Okay, saglit na lang ito. Konti na lang. Kaya magtanong na kayo. Sinong may tanong sa identical equal at sa not identical equal? Sinong nalilito doon? Next week, magpapa-exam ako ng marami niyan. Sinong may tanong, guys? Wala, sir. Okay, galing ah. Walang tanong ah. O, punta tayo sa increment, decrement. Ayan, alam nyo na rin yan, post and pre na yan eh. Tinuro ko na rin sa ano yan eh. Sa ano, sa ang tawag dito. Sa JavaScript, di ba? Yung paggamit ng plus plus. Pag nasa unahan siya, ibig sabihin, na-increment agad siya ng 1. So pag kinuha mo siya, ang return niya na ay yung incremented. Unlike dito, sa unang paggamit mo ng post increment, sa unang gamit mo nito, ang return pa rin niya ay yung value niya. Kasunod na gamit, doon pa lang siya ge-increment. Gets nyo yung pre and post? Guys? Guys? Paliwanag ko ba? Yes, sir. Huwag na, sir. Huwag na. Ay, isang bawal. O, sige. O, sige, walang problema. O, ito, echo. Ayoko nung hindi nasunod sa tamang ano eh. Parang nalilito rin ako sa sarili ko. Echo, yan. Tapos, plus plus x. Sir, ano naman ng x? Wala. Ganun. Dollar x is equals to 1. Ito. Plus plus dollar x. Anong output? Anong output? Guys. To sir. Kasi pre-increment siya. Ano? 2. Ayan. Ibahin natin. Gawin nating post. Postpartum. Anong output? One. Yun yung sinasabi ko. Kasi guys, ito ay malalamnan pa sa sunod na paggamit mo sa kanya. Ano? Dollar X. Tignan mo ha, lagyan natin ng ano to, ng, lagyan ko lang ng break para ma-differentiate niyo yung ano. BR. Ayan. Di ba? 1, 2. Sir, ba't 1, 2? Ay, parehong X naman yung inano mo, nilabas mo. Sabi ko nga sa inyo, pag post increment, hindi pa niya a-return yung ano, yung incremented value. Kasi sa unang beses, ang a-return pa rin niya pag kinawag mo 'yan ay yung current state pa rin niya natin. Kasunod mo ang gagamitin 'yan, sa sunod na paggamit mo, doon pa lang siya malalamnan. Kaya doon pa lang siya magiging 2. Gets nyo?
post-increment. Bigay ako ng ano, real life example. Wag na. Iba-iba yung naiisip ko. Okay. Wait, tanong mo kayo. Ganun din sa pre-increment at post-decrement. Pre-decrement and post-decrement. Walang pinagkaiba yun. Gets nyo baga, mga kapatid? Oo na kayo, ah. Yes, sir. Okay. And logical operators, balikan na lang natin. Siguro next week na to. Next week, tapos diretso na tayo sa ano. Sa string operators, then array operators. Siguro next week na to. Ano? Tapos hanggang next week, siguro hanggang conditional statement tayo. Tapusin natin to, daliin natin to para ano, para makapunta tayo sa advance. Maturo ko lang basics. Ayan pa, pwede nyo ano, bigay, isend ko to sa GC ha. Yung logical operators naman, discuss ko na kaya. And or, XOR, gumagamit ba kayo ng XOR? True if either X or Y is true but not both. XOR. Ano? Then, bihira naman akong gumamit ng XOR. Then, concatenation. Eh, tuloy na natin. Tuloy na natin, ha? Sabigyan nyo lang ako ng 5 minuto pa. Wala ko namang 1 hour and 30 minutes. Tuloy na natin para activity tayo next week. Okay, so dito sa logical operators naman, familiar na kayo dyan, logical end. So dito, pwede tayong gumamit ng symbol or word. Ano, like for example, halimbawa ha, lagay lang ako ng ano, dollar age is equals to 18. Then, dollar is old. Ah, gamit ba ako ng logical end dito? Teenager. Halimbawa. Ano ba? Halimbawa, yung age niya ay greater than or equal to 18. Tapos, and yung age niya is less than or equal to, hanggang ilan yung teenager? Anong edad yung teenager? Guys? Ano, ano? 18. Hanggang? 13 to 18. 13? 13 to 18? 13 to 18. Siguro. Pero, yeah, maybe. Wala tayong pakailan mo. Hulaan na lang natin. Sabagay, kaya nga ni teen. 13 to 19, sir. 13 to 19? 19. Tama. 13, sir. Yung 12 na 19. Sa Amerika, ilang taon yung ano, sa ibang bala, sa ibang kultura, sa ibang bansa, mga para mga 9 years old, teenager na doon, no? Mga hindi na ano, hindi na V. Anyway. Okay. Echo natin to. Teko, lagyan natin ng vardam para mas makita natin. Dollar is teenager. Tinan lang natin yung output. Labas dyan ay, ang output natin dyan ay. Yun. Ang lumabas ay true, di ba? So, bakit? So, ang ginamit natin dito yung logical operator ay end. So, ibig sabihin, pag logical end, parang ano yan, pag ano eh, parang kung gagamitin natin sa number, tapos greater than at less than, parang hanggang ito eh, 13 hanggang 19. Kasi dapat, parehong expression, dapat yung value ng age, parehong mag-true dito sa unang condition at sa pangalawang condition. Bakit? Kasi logical end. Diba, diniscuss ko na to? Pag logical end, dapat parehong tama. Parehong true. No. Gets nyo? So, dito, pwedeng end na ganyan at pwedeng end na word. Walang ano yan, walang pakialam si ano diyan, si PHP. Pwedeng ganyan yung pagka-end, oh. Okay lang yan. Di ba? Hindi maarte yan sa PHP pagdating sa reserve board. Gets nyo?
'yun yung paggamit ng ano, ganyan yung gamit ni logical operators para for example makapaglagay tayo ng hangganan sa numbers. Kasi gaya nga yan, yung example ko, yung teenager ay 13 hanggang 19. So, paano natin magagawa yun sa program? Paano siya mag-true ng 13 and 19 para mapalabas natin na siya ay teenager? So, yan, gamit tayo ng logical. And for example, kung gusto natin gawin itong ternary operator, familiar kayo? Oo, na-discuss ko na yun. Ito ay buwang, ay hindi, teenager. tapos ito ay ano ba? Walang malay. Tapos i-echo lang natin si ano. I-ano lang natin to. I-comment lang natin to. Echo is teenager. Diba? One. Tama ba yung syntax of ternary operator? Mali ata. Wait lang ha. Hindi ko sa ulo eh. Paano ang ternary operator? Tama naman ah. PHP. Oo, tama naman. Anong mali doon? Anong mali ko? Tulungan nyo nga ako. Guys, anong mali ko? O sino magaling mag-program dyan? Tulungan nyo ako dali. Mental block na ako. Hindi, joke lang. Ba't mali? Wait lang ha. Bawal ata may ending. Hindi oh. Gets ko na. Ano ko to ha? Gets ko na pero mali pa rin. Ano? Ganyan mo ka ng ganito. Ayun. Ang arte no? Ang arte. So para ma-priority siya. Kasi maraming ginalagay, ginamit tayong operator like this one. Like this one. And ito, nalito siya. That's why you need to put parenthesis para mauna siyang ma-execute. At ito yung maging condition sa ternary operator natin. Teenager! Ayun. Sample lang yan. Palta natin to. Gawin natin, 20. Walang malay. Ganon. Ganon yung paggamit ng logical end. Gets nyo, guys? Nag-gets nyo? Mga kapatid? Sige lang, magtanong kayo sa akin. Sige lang, walang problema. Baka ano. Yun yung gamit ng logical end, ha? Saan ba natin pwedeng i-apply sa logical or? O, ito pwede natin magamit kay logical or. So, okay. Doon naman tayo kay logical or. For example, saan ko ba ginagamit si or logical or pag nagkakuda ko? Hindi ko na matandaan ah. Oh, okay, anyway. Pag AI kasi sa Python, kapag gumagamit ka ng mga module, bihira ka nang gumamit ng mahabang coding eh. Kasi sa mga functions. Anyway, try natin to. Magawa ito. Gamit tayo ng logical or. Okay lang, ternary operator yung gamitin natin ah. Para ma-appreciate niyo si ano. Sa logical or, pwedeng or na ganyan. Or pwedeng or na salita. Bahala kayo, basta tama yung ano niyan. Kaya sa logical or. Kapag daw yung edad niyan ay 1 at 2. 1 to 2 years old. Sila ay ano? Ano ba tawag sa kanila? Wala pang ngipin. Meron na. Meron na. Ayan. So logical or. Ibig sabihin, pag 1 at 2, 1 or 2 yung age. Wala pang ngipin yung malabas. Try natin. Wala pang ngipin. Pag 2, ganun din. Kasi or nga eh, di ba? Pag or kasi, once na may mag-true ng isa eh. So, isa-isa natin ha. Hindi siya mag-true dito, pero mag-true siya dito. So, meaning, false itong unang condition, true ito, because of or, magiging true yan. Logical or. Gets nyo? Pag pinag-aralan nyo guys yung precedence dito, kung paano siya yung exactly ano, kung halimbawa marunong ka ng assembly language or yung mas malalim pa din on how the computer execute all of the codes one by one,
mas ma-appreciate nyo yan. Ano ba, meron kayong subject sa reconstruction algorithm or assembly language ko na mga subject. Ma-appreciate nyo yan. Ano? Doon kasi tinuturo yan. How this code is converted into assembly going to binary. Doon yung ma-appreciate yung precedence. Ah, ganun pala yun. Ano? Try nyo kung ano. Ganun kami. Doon ako natuto sa masters namin. Kung paano ba na-execute yung code one by one. Anyway. May tanong kayo, guys? Yun lang, ganun sa ano. Yun lang yung mga logical operators. Ala, yung XOR naman, ito, ano eh. Gamitin natin XOR. Parang OR din to eh. Wait lang ha. Meron lang ito. Sa XOR kasi, ito paliwanag ko sa inyo. Sabi dito sa XOR, true if either X or Y is true. Ano? So if either X or Y is true, but not both. Ano, mag-true siya kapag yung isa dyan ay nag-true. It's either X or Y. Ano? Is true, but not both. O kaya, ano siya dito? Ito yung output. Di ba sa ano? Pag nag-true ito, kapag nag-false ito. Dapat less than kasi yan. Wait lang. Yun. Parang or din yan. So, pero pag ginawa natin tong yan. To, di ba? Pag pareho siya nag-true. Pag pareho siya nag-true, magiging false siya. Unlike or. O, ganun din. Walang pinagkaiba. Oh, wait lang. Sorry ah. Namali ako dun. Wait lang, gawin ko itong 2. Meron. Pero pag isa lang yung true, wala pang ngipin. Okay? Pag parehong true, false. Nag-gets nyo? Ito, but not both. May mag-true lang siya sa kanyang isa, true yun. Pero dapat hindi parehong mag-true. Gets nyo, guys? Yes, sir. Unlike yung or, tinan nyo ha, pakita ko sa or. Sa or, kahit parehong true yan, wala pang ngipin. Ito kasi yung na-execute kapag true eh. Diba? Pero pag sa XOR, pag pareho siyang true, false yan, mayroon. Gets nyo, guys, yung or sa XOR. Pero bihira akong gamitin si XOR eh. Kasi, si or naman, ginagamit ko lang kapag talagang meron akong at least 2 conditions na parehong gustong masatisfy. Dapat mag-true doon. Parang ganun. Get you guys. Sino kayo? Sige, magtanong kayo sa or. Spot X or. Baka nalito kayo. May tanong kayo? Wala na. Sir, grabe ka naman. Magluluto na kami. Oh. Sige, okay. Mag-alala. Last na. Sige na, magtanong kayo kung may tanong kayo. Nalito ba kayo sa X or o hindi naman? Basic lang naman, oh. Yung not... Wala, pareho lang yung nut, ina-reverse lang naman. Hindi ko na kailangan ituro yun, di ba? Turo ko ba to? Yung nut, kadalasan inalagay yan, oh. A-reverse na lang yan. Yung sagot, halimbawa, kung true yan, agaw niyang false yun, wala pang ngipin, di ba? Ganun lang yung paggamit ni nut. Tandaan nyo lang, ayusin nyo lang ng paglagay. Depende sa execution or depende sa problem or depende sa gusto nyo mangyari. Dapat maayos yung pagkalagay nyo para hindi siya mag-error. Okay? Then, mga string operators, yon, concatenation, ito yung ano, parang plus equal, concatenation, ano, yung pag-combine ng strings, pwedeng ganito, shortcut siya ng ano, parang plus equal, parang compound operator, compound assignment, pareho lang yun. Tapos itong sa array operators, saka natin discuss pag nag-array na tayo, ano? Mahirap tong i-discuss kapag hindi pa naman tayo nag-aaring.
menu kung talagang... Kung may tanong pa kayo, guys. Ayan, para if else tayo next meeting. Ayan. Ayan, pwede tayo mag-end dito. So, ang next topic natin ay if else. Do you have any question? Guys? May tanong pa ba? Sino may tanong? Mga kapatid, sino may tanong? Hello? Wala, nawala na kayo. Wala na ako. Ayan. May natutunan naman kayo, no? So, yun lang. Yun lang muna yung discussion natin ngayon. Next week, siguro mag-quiz muna tayo. Ano? Mag-konting quiz, short quiz lang tayo before tayo mag-proceed sa conditional statement. I-apply lang natin yung mga natutunan nyo dito sa ano. Sa starting from declaring variables up to PHP operators. Ano? Bigay lang ako ng konting quiz. Para at least may natutunan kayo. Ano? So, yun lang. Wala na ba talaga kayong tanong? Sige lang, magtanong na kayo. Baka may gusto kayong itanong. Huwag kayo mahiya. Guys. Sino may tanong? Question? None so far? Okay. Wala, sir. Alin po? Alin po? Kahapon. Hindi mo pa ako na-replyan. Alin, Toy? Hindi po siya related dito sa ano. Ay, okay. Sige, oo nga pala, no? Hindi ko na napansin yung mga message sa akin. Sige, ano, hanapin ko ulit sa messenger. Okay. Sige, thank you po. Okay, so, bukas pa ng camera si Mr. Salis. Okay, so yun lang. Next week, mag-prepare kayo sa isang quiz. Synchronous quiz. Hands-on siya. Maka-code kayo doon. Alam, para makita ko lang kung may natutunan kayo. And then, proceed tayo sa control sa ating control structure, which is the conditional statement. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa pag-attend. Maraming hindi umattend, no? Hayaan nyo sila. Hindi ako magiging mabait ngayon kasi kapag pinasa ko kayo ngayon nang wala kayo natutunan, eh, nakakahiya naman na, di ba? Ay, yung mga taga-AMC na yan. Kung nga ano yan, parang hindi naman kaya gumawa ng system nila. Di ba? Parang masakit sa damdamin bilang isang ano na gano'n, di ba? Okay, anyway.